tayo, Espiritu. Diwa namin ay pukawin mo. Mapag-alab ni puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karilan. Puso namin iyong tahanan. Ang bayan namin iyong gabayan. Tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu. Diwa namin ay pukawin mo. Pag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kaniyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay sinimulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha silang sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia,
sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya, nasakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Yudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mong sanilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanantayo'y baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na suma sa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na suma sa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot mo'y pagpapala,
upang kami magkusa. Kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin't dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami yung liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Linggo ng Pentecostes at sa araw na ito ay ipinagbubunyi natin ang kahalagahan ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay bilang mga Kristiyano at ang kanyang tungkulin sa ating simbahan. Tatlong mahalagang salita ang nais kong ibahagi sa inyo para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, nagpapabanal. 50 araw matapos ang muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay sa pagka-Diyos ng Diyos Ama at Diyos Anak. Umiiral na simula pa ng panahon at hindi nilikha. Isinugo ng Ama at ng Anak matapos na ang Anak ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Kung ang Diyos Ama ang manlilikha, ang Diyos Anak ang tagapagligtas, ang Diyos Espiritu ang nagpapabanal. Kaya naman, ang Espiritu Santo ay ang siyang naglilinis sa ating lahat upang ihanda tayo manirahan sa piling ng Diyos sa langit. Pinadadalisay ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang wag na nating hangarin pang gumawa ng mga masasama at ng mga kasalanan. Narinig po natin sa unang pagbasa sa araw na ito mula sa Gawa ng mga Apostol, ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring di lang mga apoy, lumapag sa bawat isa sa mga apostol. At silang lahat napuspos ng Banal na Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika, ayon na rin sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Ito po ang tanda ng pagsilang ng ating simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang tayo ang pinapapabanal ng Banal na Espiritu, subalit maging ang buong simbahan ay nagiging banal din dahil sa Espiritu Santo. Ikalawang salita, nagbibigay buhay. Sa matandang tipan na unawaan natin ang kahulugan ng Banal na Espiritu bilang Espiritu ng Diyos. Ito ang kapangyarihang kumikilos sa buong daigdig. Ibig sabihin, Diyos mismo ay kumikilos para sa tao at sa sanlibutan. Ang kapangyarihang ito ng Diyos ay tinatawag na ruwah, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa kapangyarihang nagbibigay buhay. At ito ang hininga ng Diyos na siyang bumubuhay sa ating lahat, nagpapakilos, lumilikha,
at siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya nga po narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na pagkatapos isugo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang kaniyang mga apostol, ano ang kaniyang ginawa? Hiningahan niya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ikatlong salita, nagbibigay bunga. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng bunga sa ating buhay. Siya ang nagpapadalisay ng ating pag-ibig, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa ating mga sarili. Ang mga ito, hindi natin kayang likhain. Ang mga ito, hindi gawa ng laman. Ang mga ito ay bunga at produkto ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naman narinig natin sa ikalawang pagbasa ang kaloob na ito ng Espiritu Santo. At sinabi sa atin, iba't iba ang kaloob ng Espiritu. Ngunit, iisang Espiritu lamang ang nagkaloob ng mga ito. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng kaloob na naghayag na sumasa kaniya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ang ibig sabihin, ang bawat isa sa atin nakatanggap, tumanggap at pinagkalooban ng handog at kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa panahon na kung saan ay naranasan natin ang pandaigdigang pandemya, marahil marami sa atin pinanghinaan ng loob. Marami sa atin nawala ng pag-asa sa buhay. Subalit ngayong linggo ng Pentecostes, magsilbing liwanag at tanglaw nawa ang banal na Espiritu Santo sa ating matamlay na puso. Hilingin natin sa ating Diyos Ama na ipagkaloob sa ating lagi ang banal na Espiritu upang mamunga ito ng pag-ibig at pananampalataya sa ating mga puso. Matagpuan nawa natin sa banal na Espiritu ang lakas upang tayo ay makapagpatuloy sa anumang hamon ng buhay. Ang banal na Espiritu po ay patuloy na gumagalaw at sinasamahan tayo upang bigyan tayo ng ibayong pag-asa, ng ibayong inspirasyon, ng lakas ng loob at ng pagpapanibago ng ating mga buhay sa kabila ng bawat nating panaghoy at kadilimang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya nga po lagi nating tatandaan na ang Diyos ay maparaan, na ang si Kristo ay umakyat sa langit, isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo at ating nakakasama ngayon dito sa loob ng ating simbahan at patuloy nating makakasama at sasamahan tayo hanggang sa wakas ng panahon sa muling pagbabalik ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ang ating Diyos ay patuloy na gagawa ng paraan upang tayong lahat ay hanapin at hanguin patungo sa kaligtasan sa langit. Sa mga panahon na ito, huwag na huwag po nating kakalimutan ang banal na Espiritu Santo dahil siya ang sa atin ay nagpapabanal, nagbibigay buhay at higit sa lahat, nagbibigay bunga. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu, Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasabingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat na mga yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayan ng natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibagawin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mahal namin.
harapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rinawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginaganap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila, Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang banal na Espiritu, ang siyang sa atin ay nagpapabanal, nagbibigay buhay, at nagbibigay kaloob. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag
ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mo. Pagkatao namin ay baguhin.
isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makaisa po tayo. Maraming salamat po. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan na iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesu Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat para sa pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayahan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdudulot ng katuparan sa pananabik na makaharap
sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.